Hindi pa man nakakabayad ng naunang loan ay muli na namang umuutang ang mga nagre-reklamang pampublikong guro sa St. Bernadette Credit and Lending Corporation na nagiging dahilan kung bakit lumobo ang kanilang mga pagkakautang. Ito ang pahayag ni Attorney Lydia Bauto Hipolito, Legal Counsel ng Naturang Lending Company. Ayon dito, dahil sa panibagong loan ng mga pampublikong guro ay nagkakaroon ng amendment o pagbabago sa kanilang mga pinipirmahang promissory note. Ang promissory note ay isang dokumento na naglalaman ng pangako ng umutang na magbabayad ng partikular na halaga sa pinagkakautangan sa itinakdang petsa. Halimbawa, ang obligation is to mature for 2 years. Nakafix yung interest sa 38%. Oo, per annum. Ang ginawa nila, hindi pa nakakabayad at wala pa halos nababayad, kukuha na naman ng panibagong loan. So, na-add up. So, nagkakaroon ng mga amendments yung kanilang promissory notes. Naturally naman, because kumukuha sila ng bagong loan eh. So, nagkakapatong-patong yung loan na dati na hindi pa bayad, kukuha sila pagkat nakikiusap. Sinagot din ito ang issue sa umano usurious o labis na tubo sa pautang na isa sa reklamo ng mga guro. Ayon dito, inalis na ang usury law sa ilalim ng Central Bank Regulation and Rules, kaya ang anumang napagkasundo ang interest rate ng debtor at creditor ay legal at mabisa. Under the Central Bank Regulations and Rules, inalis na yung usury law. So, walang control. Ibig sabihin, hindi po pwedeng to a certain extent ito considered usurious. Wala na ngayon batas na ganon. Ang naging regulation and rules ng Central Bank dyan, and also the courts, in several of its decisions, the Supreme Court, basta nag-meet ang minds ng dalawang parties, nag-agree sila to a certain interest with regard to loans, that would be legal and valid. Okay? So, ipinix namin ito sa 38% interest and they fully understood that. Giit nito na tanging ang korte lamang ang magdedeklara kung maituturing bang usurious ang interest rate na pinagkasunduan sa isang kontrata. If they would want to question the interests, ang sabi ng Supreme Court yan, ang tangi lang nakakapag-declare na ang isang interest na pinag-agrihan sa isang kontrata, it would be the court. That's the sole authority na pwedeng sabihin na, ay, usurious nga yung itinerary na yan. Wherein both parties will be given time and opportunity to present their evidence and to explain their side through documents, testimonies, any other evidence in order to support yung claim nila kung bakit hindi usurious or kung bakit usurious, depending kung sino naghahabla. Ayon kay Apollo Aquino, legal staff ng St. Bernadette Credit and Lending Corporation, na bagamat tumangging magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera, ay ipinaliwanag nito na bago nila payagan ng debtor na muling makapangutang sa ilalim ng salary loan, ay kinakailangan muna nitong mabayaran ang kalahati ng halagang nauna nitong inutang. Subalit ang ginagawaan niya ng ilang mga guro upang muling makapangutang sa kabila ng hindi pa nila bayad ang kanilang salary loan, ay ipinangungutang nila ang kanilang mga benefits tulad ng year-end bonus, major bonus, clothing at iba pa sa ilalim ng other loan na pinapayagan ng naturang lending. May ilan din naman ang kumukuha ng emergency loan na pinapayagan din nila dahil sa pakiusap at mahigpit na pangangailangan ng mga guro. Nakahanda naman umano ang St. Bernadette Credit and Lending Corporation sa kontra-demandang planong ihain ng mga nagre-reklamong pampublikong guro laban sa kanila. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.